Hello Kitty, so we're back at it again with another video. And for today's video, I'm gonna be doing something na sanay. Jello! I'm gonna be doing something na sana hindi ko pagsisihan sa dulo. Sobrang boring na ng buhay ko, sobrang boring pa ng sarili ko, ang boring ng hair ko. So yun guys, oo tama kayo, naisipan ko nga i-dye yung hair ko. Ayaw ko siyang i-bleach kasi masisira yung hair ko. Sabi ni na mami, sabi ni na ate, at marami nagkasabi na nakakasira ng buhok yung bleach. At takot ako kasi may nakita ko sa Facebook na nung bleach siya yung hair niya, nagmukha siyang pansit na nasa foil. Natanggal yung buhok niya lahat, nakalbo siya. So, ayoko mangyari sa kanya. So, ang ginawa ko, bumili nila ako ng pang-dye ng buhok na sobrang light. Parang alternative para i-bleach yung hair mo. So, gagamit ka ng parang super light na pang-dye ng hair. And yun yung kinuha ko, guys. Yung 0.00 na ang Bremod, which is yung dust. So, eto siya, guys. Ayan. So, nabili ko lang to guys, sa Shopee for... For only parang 125. Ito, yung itong Bremod na dust na to. 00 dust. And may kasama na din siya, guys, na oxidant na 12% yung kinuha ko. Kasi para mas matindi or parang mas extreme yung pagkukulay ng buhok ko. Hindi ko alam kung ano may dapat pa ba akong ilagay. Pero wala nang ibang ilagay. So, 1:1 yung ratio pala. So, isang ganto at isang oxidant. Pagkasamahan mo lang sa isang container. And yun na yun. So you guys, yung buhok ko pala, tip lang kasi mga nanonood din kasi ako ng video bago ko gawin to. So yung tip nila is dapat daw mga 2 days mong hindi mo naliligoan yung hair mo bago ka magkulay. Para daw nandun pa rin yung oil para hindi sobrang dry ng buhok mo. And guys, kung gusto nyo magupit ng hair pag nagkulay, kahit tanggal nyo yung mga sira ng ilalim, gupitin na siya parang the day before or like 2 days before kayo magkulay ng buhok. Gupitin nyo na yung hair nyo kasi hindi magandang magupit kayo ng hair tapos sabay kukulay nyo. Hindi daw yun maganda para masisira yung buhok nyo doon. Sinabi sa akin ng pinsan ko, lagi nagkukulay ng hair. Kasi ginupitan ko na yung hair ko. Ipakita ko na yung clip. Gupitin ko na siya ngayon. Ayan lang, gupitin mo lang ako. Baka kaya nga gupit ko. Hindi. Bye. Ay, hindi mo na nabawas. Hindi! Ay, hindi niya sa likod. Baka ka namin eksi. Baba. Oh. Ano eh? So yun na siya guys. Ano lang nabawas at the heck. Pero meron. So yun nga guys. Konti lang yung binawas ko sa hair ko. Kasi ayoko naman ng sobrang ikse. Ang mga gagamitin ko palang materials. Itong dalawang to. Tapos may gamit akong container. I mean, para siyang baunan. Yan ang pag food. Fork na lang gamitin ko. Itong ilalim na lang yung papanghalo. And lastly, syempre is wala akong brush. Ang gamitin ko lang is plastic gloves. Itong dalawa. Disposable gloves. So let's hop into the video. So yun nga guys. Ito na gamitin ko na. Isasali ko na itong dalawang to dito sa container na to. So ito guys yung Bremod na pangkulay colorant. So guys, ito yung pambutas sa ayan. So tutusok mo dyan, huwag tayong syunga. Tapos, lagay na lang natin. Lubas ako ng bahay kasi baka mga may sinog. Okay. 1 eternity later. So yung oxidant naman sa nun. So buksan ko na itong 12% oxidant. Kimi no toriko. Kimi no toriko. Tandem Philippines. Oy nga, guys, yun ang lagyan natin. Haluin na lang natin. One hour later. Wait lang. Ito pala yung hair ko. My before hair. Ayun ang before hair. May kulay na dito ilalim na konti. So, ito lang ang habila. So, yan guys. Ngayong... Ito lang yung tira. Tsaka natin kulay na. Sabrasota natin yung gloves natin. Yeah. Okay, watch. Duray. Thank you.
One eternity later. So yeah, kailangan talaga magpantay-pantay sila kasi oh my god, so hindi. Huwag niyong kapit sa anit niyo muna kasi masakit. Baka mabilis niyo lang siya mababad. I mean, hindi matagal. One hour later. Guys, ang dami ba, oh? Para matipid lang ako maglagay. Dapat pala dinadamihan ko. Dibasahan ba dyan? Patapos na ako, guys. Wala, sinusupply ko lang guys para maging even. All even. Diba isa lang yung nagamit ko sa sobrang haba akong buhok? Pero dalaw binili ko kasi akala ko kulang. Ngayon ang nabis kesa kulang. Tapos i-haircut ko lang ito para hindi sobrang... Oh my god, sana inuha ni Mami hair. Saan kaya nyo nilagay? Hanap lang akong haircut. So yung guys, kung makita yung hair cup, so gumamit na lang ako ng plastic. Plastic na lang tayo kasi wala akong makita ng hair cup. Kinuha ni Mami yung hair cup ko, tapos din niya binaril. I'll get back to you guys kapag tapos na yung 40 minutes, okay? So yun niya guys, 40 minutes na yung hair ko and babanlawan ko na siya ngayon. I mean, maliligo na ako para daretso banlaw at ligo na. And mamaya papakita ko sa inyo kung ano na mag-iitsura ng hair ko. Sana magkaroon naman siya ng konting pagbabago kasi sobrang boring talaga ng buhok ko eh. Black na rin siya. So yun nga, what the freak? So yun, magbabanlaw na ako guys, maliligo na ako and mamaya papakita ko sa inyo kung ano mag-iitsura. So yun nga guys, okay na, nakaligo na ako ng hair ko and ito na yung kinarabasan niya. Wala naman masyado nangyari kasi nga black naman yung hair ko, yung taas tapos yung baba brown. So parang naging pantay na siya, diba? Nakita niyo naman yung before, hindi siya pantay yung ito, black to, tapos biglang brown. Tapos yun yan, pantay na siya guys. So medyo happy pa rin naman ako na nagpantay na yung hair ko. Siguro tatry ko yung itry ko ulit na magkulay ulit. Diba dalawa nang binili ko? Siguro mga next video or next video. Tatry ko siya kung mag-like to ba yung buhok ko. Eh, as of now, ito yung itsura ng buhok ko. Medyo happy ako kasi parang not boring. So yan, wait lang. Pakita ka ng ayos. Guys, that is all for my video today. I hope you guys enjoy watching my dying of hair video. And if you guys like this video, please give this video a big thumbs up. Ring mo na din yung bell and don't forget to subscribe. See you guys in my next vlog. Bye!